Welcome back to my vlog. So before I'm starting this video, don't forget to subscribe, click the bell, like, and comment. So guys, ngayong video, ang ituturo ko sa inyong video na to is paano nga ba tayo matutong mag-English kahit nasa bahay lamang tayo. So itong tips na to is ito yung mga ginawa ko, ibabahagi ko sa vlog na to. So first of all guys, natutuwa ko kahit nasa bahay lang ako dahil nagbabasa ako ng mga book. So guys, kung gusto mong matuto or kahit nasa bahay ka lang, magbasa ka din ng book pag may time. So ang pagbabasa guys is mahalaga yan kasi mas nadadagdagan yung kaalaman natin. Lalo na kung ang binabasa natin is all English talaga. Kasi pang binabasa natin yung book, mas naiintindihan natin or mas na-improve talaga yung skill natin lalo na sa pagbabasa. Kasi ako guys, yun yung ginagawa ko. Kahit na nandito ako sa bahay, nagbabasa pa rin ako ng mga book or mga story ng English kasi para mas naiintindihan ko yung mga sentence na yun. So pangalawa guys na tips ko sa inyo is mag-focus. Kasi hindi tayo matututo guys kung hindi ka mag-focus lalo na pag nagbabasa ka. Kasi kahit na nagbabasa ka kung hindi ka din naman nag-focus sa pagbabasa, hindi ka din matututo lalo na sa English guys. Kasi guys yung matututo tayo kasi may mga tips or practice talaga tayo para mas matuto pa tayo. Lalo na example dito sa YouTube. So, sa YouTube din kasi kailangan, dadaming subscribers mo pag mag-upload ka na mag-upload. So, hindi dadami yung subscribers mo kung isa lang yung upload mo. So, ganun din guys sa English guys. Kailangan mong mag-aral o aralin kung ano nga ba yung mga ibig sabihin ng pronoun, noun, adjective, adverb, or part of speech ng English guys. So, kailangan mo din yung aralin kung ano may ibig sabihin nun. So, hindi ka lang naman natulog tapos pagkagising mo is marunong ka na mag-English, magaling ka na. Kasi, kailangan mo pa rin siyang aralin at intindihin kung ano nga ba yung mga ibig sabihin ng mga sentence o word na English guys. So, by the way guys, it's importante din guys na matuto tayo sa English or mayroon tayong alam sa English guys and alam natin mag-speak ng English kasi kakailanganin natin din yun and gagamitin natin din yun pagdating ng panahon kasi pang-globally siya. So, example, pupunta ka ng ibang bansa. Siyempre, ano nga ba yung mga international na salita? Diba is English? So, kailangan din natin matuto sa English guys. So, mga tips ko guys, yung pinagawa ko sa bahay namin. So, pagkatapos ko mag-cellphone, kasi guys, dito sa lugar namin, wala talaga siyang internet. Kailangan mo talagang pumunta ng malayo para maka-internet ka lang. So, ako guys, ginagawa ko is nagbabasa talaga ako ng book. Kundi kaysa nanonood ako ng mga movie like Korea, Thailand, iba rin mayroon silang mga subtitle nun. So, binabasa ko yun. Kahit hindi ko man naintindihan ng mga sinasabi nila or sinasalita nila, is mas naintindihan ko kasi yung mayroon silang subtitle. So, guys, makakatulong yun sa atin para mas matuto pa sa English, guys. So, para sa akin, guys, yung English, guys, is madali lang natin siya matutunan. Kung ikaw is napupokus ka talaga na matuto o gusto mo talagang matuto. Kasi guys, ang English guys is pag inaral mo talaga is matututo ka din. So, ang ginagawa ko din sa house namin pag wala kong class or wala kami online class is nagpa-practice talaga ako mag-speak ng English guys. Siyempre kasi marami din kasi diba or like me, hindi talaga ako nakaka-practice before ng English guys kasi nahihiya ako. So, parang baka pagtawanan nila ako na hindi ako marunong mag-English. So, noon yun. So, ngayon guys, napapractice talaga ako mag-English talaga. So, para sa akin is makakatulong din sa atin yung napapractice din tayo pag may time mag-English kahit sa bahay lang tayo. Para mas meron tayong ma-adapt natin yung pananalita o ma-adapt natin na maraming na pala tayong mag-English kasi nagpa-practice din tayo. So, yun lang yung mga ginagawa ko dito sa bahay kasi wala ka talaga magagawa sa bahay. Pwede din tayong matuto guys kahit na sa bahay lang tayo if gusto mo talagang matuto. So,
Ito ako guys, yung ginagawa ko is nagbabasa ko ng book, nanonood ako ng movie na may subtitle, napapractice din ako pag may time mag-talk o mag-speak ng English, and nagpo-focus din ako sa pagdating sa pagbabasa. And guys, ito din guys ang kalimutan ko. Ang panglima kong tips sa inyo is yung listening or nakikinig ka. For example, yung may movie tapos kailangan mo din makinig sa mga sinasabi nila kasi parang ginagaya mo din yung mga pananalita nila. Diba minsan pag nanonood tayo parang din nagagaya na natin yung pananalita or ginagaya natin yung pananalita nila. So, yun yung panglima kong tips guys. So, para sa akin guys, kailangan pwede tayong matutong mag-English kahit na sa bahay lang tayo. So, yun yung mga ginagawa ko ngayon sa bahay namin. Nagbabasa ko or nag-install ako ng apps na about part of speech ng English. Ano yung mga meaning ng verb, adverb na. So, hanggang ngayon guys, pinabasa ko pa rin yun kasi parang hindi ko makalimutan kung ano nga ba yung mga meaning nun. So, para sa akin guys, pwedeng tayo matuto kahit nasa bahay lang tayo. Pwedeng tayo matuto mag-English, mag-speak ng English. So, nasa'yo na yun kung gusto mong matuto. Kasi, wala naman natunog guys na pagising niya magaling na talaga mag-English. Diba wala? So, siyempre, yung mas magagaling na mag-English, siyempre nagbabasa sila. So, nag-improve yung skin nila dahil nag-aral pa sila ng about sa English. So, tayo, kayang-kayang din natin matuto. So, kahit na sa bahay ka lang, or kahit wala ka pa sa school nyo, kahit na sa bahay ka lang, guys, pwedeng-pwede ka nang matuto ng English, guys. So, para sa akin is, itong video na to is para din naman to sa inyo, or binahagi ko lang din naman yung mga natutunan ko sa kahit na sa bahay lang ako, kung ano-ano nga ba yung mga ginagawa ko dito sa bahay. So, pag wala kong ginagawa guys, nagbabasa ako ng story na English or nagsispeak talaga ako ng English or napapractice lang talaga ako ng English. Minsan, pinagtatawanan lang talaga ako ng kapatid ko. So, yun yung ginagawa ko dito sa bahay. So, hindi naman porket nandito tayo sa bahay, wala na tayong magawa. Kasi marami tayong magagawa kahit nasa bahay lang tayo. Pwedeng-pwede tayong matuto kahit nasa bahay lang tayo, guys. So, ikaw, if gusto mong matuto, why not? So, bakit hindi mo gawin yung itong mga tips na to para mas madagdagan pa yung learning mo, lalo na sa English, guys. So, yun lang, guys, yung aking may babahagi about sa paano nga ba tayo matuto mag-English kahit nasa bahay lang tayo. So guys, see you again to my vlog, and by the way guys, don't forget to subscribe, click the bell, like and comment, and see you again to next vlog.